Hey guys, magandang araw sa inyo lahat at welcome back po ulit sa ating YouTube channel. Yung magiging topic po natin ngayon is pag-uusapan po natin kung bakit po nasusunog yung ating mga convenience outlet o yung mga saksakan natin na ginagamit po sa ating bahay. Bibigyan ko lang po kayo guys ng 3 main reason kung bakit nga ba nasusunog yung ating mga convenience outlet. So una, yung pagkakaroon ng overload natin sa ating bahay, and then ikalawa, paggamit po ng mga undersized na wire para sa ating discharge na circuit breaker. And then ikatlo, yung improper connection or yung maling tapping natin pagdating sa termination ng ating mga convenience outlet. So tulad nito guys, ayan, so ito yung sample ng improper connection. Kaya nagkakaroon tayo ng pagkasunog ng ating mga convenience outlet sa ating bahay. So bali itong tatlong na binigay ko sa inyong dahilan is ay papaliwanag ko po sa inyong individual para magkaroon kayo ng idea. And then bibigyan ko rin po kayo ng tips para maiwasan natin yung pagkakaroon ng sunog ng ating mga saksakan. So una sa dahilan guys, yung common reason natin is overload. So pag sinabing overload is paggamit po natin ng sobrang load sa ating bahay. So bakit nga ba guys susunog yung ating convenience outlet dito? So yung ating mga convenience outlet dito guys na ginagamit sa loob ng ating bahay. So sample natin guys ito, tugang outlet. Itong asaksakan natin dito, itong isang outlet natin, tsaka ito isa meron po yung rated amperes. Or yung kalimitang ginagamit nito or pansin ninyo, yung ating mga convenience outlet dito sa baba niya, isa meron po yung label. So kapag mga ganitong convenience outlet, kalimitan isa 10 amperes lang po yung rated niya. Bakit nga ba nasusunog to? So gumagamit po kasi tayo ng mga mabibigat na load. So tulad ng mga heater. Ang heater guys, isa po yan sa pinaka mabibigat na load na ginagamit natin sa ating bahay. Ngayon, ang heater po isa SPO po yan. Na kung saan ang SPO po, isa dapat po isa separate po yan ng circuit breaker. So yung mga ganitong asaksaan guys, isa para lang po dito yung mga mabababa lang po yung load natin. So tulad ng mga electric pan, TV, charger. So yun lang po yung pwede nating isaksak dito sa mga ganitong convenience outlet. So sa ngayon kasi guys, malimit at nangyayari na yung paggamit ng ating mga heavy load sa loob ng ating bahay is hindi na po natin na nalalagyan ng separate na saksakan. So which is dapat po talaga na meron po yung bukod na breaker kapag gagamit po tayo ng mga heavy load or yung mga tinatawag nating SPO. So ngayon kung palagi po natin isasaksak dito yung mga heavy load, is possible po na masunog yung ating convenience outlet. Okay, so malinaw po tayo kasi yung gantong ang mga saksakan is hindi po yan naka-designated sa mga SPO po natin. So kaya minsan papansin nyo yung mga saksakan natin dito is nagkakaroon na rito ng pag-itim. So yun na po yung assign na yung ating outlet is hindi na po kinakaya yung current na dumadaloy po rito or dumadaan sa kanyang saksakan. Kasi yung saksakan naman natin dito is plastic lang po yan. Ngayon, 10 ampere lang po yung kanyang pinaka-maximum. Kapag nag-access na po tayo ng pataas, halimbawa nag-access tayo 15 ampere, so meron na po tayong chance na mag-melt na po yung ating saksakan. So dapat alam na natin yung mga gagamitin natin ang mga saksakan pagdating sa ating bahay. So iba po ang saksakan ng ating mga SPO, and then iba rin po ang saksakan ng ating mga ordinaryong outlet. Okay, so ganun lang guys yung idea. So yun yung nagiging dahilan kung bakit nga ba nasusunog yung ating mga convenience outlet sa ating bahay. Ayun yung ikalawang reason naman kung bakit nasusunog yung ating convenience outlet sa loob ng ating bahay is paggamit po ng mga undersized na wire. So una sa lahat guys, dapat kapag tayo mag-install ng mga convenience outlet is i-desert po natin dapat yung kanyang sukat ng wire pagdating po sa ating circuit breaker ampacity. Kasi guys, ang nangyayari dito, so yung 20 ampere na circuit breaker, ngayon gagamit po tayo ng mababang sukat ng wire. So sabihin na natin 14. So yung ating breaker, kapag nagsaksak po tayo ng load at na-reach niya po yung pinakang maximum na 20 amperes na dadaloy sa ating linya, so ano po ang mangyayari? So ang possible na mangyayari dyan, yung ating mga wire is masusunog po yan. So pagdating pa lang dito sa ating terminal, kapag nagsaksak tayo ng load, yung ating wire is masusunog na po yan. Kasi gumamit po tayo ng undersized na wire. So dapat i-desert po natin yung sukat ng wire pagdating po sa ating mga convenience outlet. So yung desert na wire po na gagamitin po natin pagdating sa ating convenience outlet is dapat po ay
number 12 or 3.5 millimeter squared. So yun po yung standard. So di bali na tayo gumamit ng medyo malaki kaysa gumamit po tayo ng undersized na wire. So kasi doon tayo magkakaproblema. So yun yung isa sa dahilan kung bakit pa nasusunog yung ating convenience outlet. So nagkakaroon na tayo rito ng pagkakaroon na bulky yung ating insulation once na maliit pa yung ating ginamit na wire at gumagamit pa po tayo ng mabibigat na load dito. So para iwas sunog, so sundin na lang natin yung mga ampere rating or yung mga designated na sukat ng wire pagdating po sa ating mga circuit breaker. And then guys, yung pinakang alas natin, kaya susunod natin convenience outlet, yung pinakang major reason natin. So improper connection or yung maling tapping natin pagdating sa termination ng ating mga convenience outlet. So tulad nito guys, ayan. So malimit guys, ganito yung nakikita ko sa ibang electrician. So ang ginagawa, isa dugtong-dugtong po yung kanyang pagkakabit dito, yung pagkuha ng source simula sa unang outlet hanggang sa mismong dulo. Bali guys, dito ipapakita ko sa inyo yung pinakang correct na connection para maiwasan natin yung pagkakaroon ng sunog sa loob ng ating bahay. So bali guys, gumawa ako ng diagram dito. Ayan. So ngayon, i-actual na po natin para makita nyo yung paano nga ba yung tamang connection. Kasi ito yung pinakang main reason kung bakit nga ba nasusunog yung ating mga convenience outlet sa loob ng ating bahay. So bali guys, samahan nyo ako, tara. Ito na po guys yung pinakang amin reason natin kung bakit nga pa susunog yung ating mga saksakan sa ating bahay. So kung makikita nyo guys dito sa ating connection, ayan, simula rito sa ating source, ayan, so ito yung ating line, and then ito yung ating neutral line. So bali, yung kanyang pagkuha ng ating supply para sa ikalawang convenience outlet is dito po siya kumuha sa ating terminal. So sabi ko nga kanina, yung ating mga convenience outlet is meron po yung kanya-kanyang rated ampere. So dito, sa tatlong asaksakan natin, ayan, so sabi ko nga, itong ating unang convenience outlet is meron lang po siyang rated na 10 ampere. Ngayon, kung gagamit tayo ng load sa bahay at magsasaksak tayo sa ikalawa, so sabihin na lang natin na magsasaksak tayo rito ng 5 ampere. And then dito, isa 5 ampere din. And then pagdating sa dulo, isa 5 ampere din. So ngayon, ilan na po yan? So 5 plus 5 plus 5 equals 15 ampere na po. Ano ang mangyayari dito sa unang asaksakan natin? So ngayon, kapag sinaksak na natin yung load dito sa saksakan natin, sa ating convenience outlet, so mga tigpa 5 ampere yung mga load na gagamitin natin. So dito pa lang sa una is masusunog na to. So magme-melt yan kasi plastic lang naman yan. Kasi nag-exceed na po tayo ng 15 ampere para sa ating mga convenience outlet. Gawa ng dito tayo kumuha ng source sa unang asaksakan natin. So ngayon guys, para maiwasan natin is babaguhin po natin yung mga connection natin para maiwasan po natin na masunog yung ating mga convenience outlet. And then guys, isa pa sa dahilan ngayon kung masira ito. Halimbawa, nagkaroon tayo ng short circuit po rito. So ang mangyayari dito, simula sa ikalawang outlet hanggang sa dulo is makakat na po yung supply kasi yung alinya natin dito is mapuputol na. So ngayon wala nang supply yung gandulo natin. Ngayon guys, dapat ang gagawin po natin is a proper connection po or a proper tapping pagdating po sa ating convenience outlet para maiwasan na rin po natin yung pagkasunog ng ating mga convenience outlet po. So dito guys, meron akong diagram na ginawa. Ayan. So dito sa diagram natin guys, dinrawing ko na para mas maintindihan nyo lalo. So dito, sabi ko nga, yung circuit breaker natin or yung designated na breaker na gagamitin natin pagdating sa ating convenience outlet base kay PAC is 20 ampere lang po. Ayan, so 20 amperes. And then yung wire size po natin is number 12, 3.5 millimeter squared, AWG or THN. So pwede po yan. And then yung dami po ng outlet na pwede po natin install sa 20 ampere na circuit breaker is 10 lang po. So 10 pieces na tugang outlet. So dito guys sa ating pictorial diagram, so bali din drawing ko na rin dito. So naglagay na tayo ng color coding. So yung ating red, ito yung ating light. And then yung ating neutral is a black. So ito is a wire not connected. So jumper lang yan para magkaroon lang kayo ng susundin dito. So sa pag-install guys ng ating outlet, so dapat ang mangyayari po nyan is mag-splicing po tayo rito. Ayan, so bali, hindi po natin gagayahin itong ganitong connection kasi sabi ko nga kanina, kapag nagkaroon tayo ng short circuit dito, is damay-damay na po hanggang dulo yung ating convenience outlet, so mapuputol na. And then isa pa rito,
Kapag gumamit na po tayo ng load dito na tigpa 5 ampere hanggang dito sa ikatlo, so ang mangyayari na rito, yung ating unang convenience outlet dito is masusunog na po ito, so magme-melten. Kasi dito lahat magagaling yung supply papunta sa ikatlong convenience outlet. Okay, so malinaw po tayo. So para maiwasan po natin yan, ganito po yung connection na gagawin natin para maiwasan po natin yung pagkakaroon ng sunog. So ang nangyari lang dito guys, simula rito sa ating circuit breaker, yung ating linya na live. So dire-diretso po yung gandulo. Ayan, so bali ang nangyari, so, binaltan lang natin dito or nagtap lang tayo rito. And then diretso lang tayo rito sa ating convenience outlet. So kumuha lang tayo ng supply dito. And then yung ating neutral, kumuha rin tayo rito. Ayan. And then dito sa dulo guys, kung merong pang kasunod or tatlo man yan, so ganito lang din yung gagawin nyo. Ngayon yung pinakanlas natin, so diretso na yan, di na tayo magkakaroon dito na termination. So diretso na yung ating linya sa pinakang dulo ng convenience outlet. So yung magiging advantage nito, kapag nagkaroon tayo ng short circuit dito sa unang outlet, ngayon yung kasunod na convenience outlet natin, isa magkakaroon pa rin yan ng supply kasi connected pa yan dito sa ating circuit breaker. Ang nangyari lang kasi kumuha lang tayo ng supply dito. So ang mangyayari yan, dire-diretso pa yan. Ngayon guys, dito isa papakita ko sa inyo yung tamang connection para makita nyo kung paano nga ba mag-install ng mga convenience outlet sa loob ng ating bahay. So ito yung pinakang proper na pagtatap ng ating mga convenience outlet. So dito guys, yung ating wire na linya, yung ating live, yung ating pula. So kapag tayo kukuha ng supply, so gagawin nyo lang ito, babaltan nyo lang dito. Babaltan nyo lang yung wire dito. Ayan. So isasabit nyo lang ba para safe tayo. So tama lang ganyan lang. Ayan. So okay lang yan. And then yung ating convenience outlet to. So to, bali ano nyo na, strip nyo lang. So mga ganyan lang kahaba siya. Then ayusin nyo lang siya. Natin dito, so dito nyo siya isasabit. Ayan. So paikutin nyo lang. Ayan. So make sure na dapat pulido yung pagka-terminal dito. So hindi rin siya mag-lose contact dapat. Ayan. And then nalalagyan siya ng electrical tape. So ganito guys yung tamang pagkuha ng source para maiwasan natin yung pagkakaroon ng sunog sa ating mga saksakan. So ito guys kasi kalimitan yung pinakang major reason kung bakit susunog yung ating mga outlet. So nag-overload tayo. Ayan. So pinakita ko lang sa inyo yung tamang connection para makita niyo yung proper. Ayan. So kailangan pulido yung pagka-terminate natin dito. Ayan. So ito, pulin nyo lang. And then yung ating neutral line naman ang itatap natin. So itong itim. Ayan. So ano nyo lang sya. Ayan. So isasabit nyo lang sya guys. Yung katamtaman lang. Ayan. And then na-strip nyo itong ating convenience outlet dito. Then guys, ayusin lang yung ating wire dito. So ayan, sabit nyo na. Ayan, so ganyan lang. So dapat 12 yung gagamitin ng wire. So 14 yung ginagamit ko. Wala lang available na 12 na. So ganito lang po. Kailangan maayos din yung pagka terminate natin dito. So ito. Ayan. So lalagyan natin siya ng electrical tape.
Ayan guys, okay na. Bali ang nangyari lang dito sa ating diagram sa pictorial. So isinapit lang natin dito yung wire. So dito ang tayong karong termination. Ayan, so direction na siya rito. Compare kanina, isa straight yung ating linya. So pag gumamit tayo ng load, so ang mangyayari dyan, isa yung unang kundis outlet natin, isa masusunog po yan. Ayan, so okay na yan guys. Ngayon kung meron tayong kasunod pang convenience outlet dito sa ikalawa, so ganito lang din po yung agagawin natin. Ngayon yung pinakang last natin, so idadirect na natin sa pinakang last na convenience outlet. So ito, ayan. So strip lang natin to. Ayan, so yung ating red ito, install. Ayan. And then yung ating neutral ito. Ayan, so ganito guys yung tamang connection natin dito. And then siya nga pala guys, kapag yung ating mga saksakan dito, isa meron po yung mga label. So ito, may mga label lang guys. Mapansin nyo rito, ito yung ating live, which is ayan yung L. Makikita nyo ito. Pagdating kasi sa line to neutral, yung likod niyan, saksakan yan, kung mapansin nyo itong ating butas. So medyo maliit siya rito, compare dito. So maliit yung butas niya, and then dito pagdating sa taas, sa malaki. Kasi dito yung ating neutral line, guha ng 0 volts yan. Kasi yung purpose niyan, kaya madali na rin natin maintindihan kapag nag-install tayong outlet. Kapag nakakita kayong maliit na butas dito, dito nakatap yung ating live sa likod ng ating terminal. Okay, so malinaw po tayo dyan. Ngayon yung magiging advantage nito guys, sabi ko nga dito, so kapag nagka problema itong unang outlet, ayan, so hindi po madadama yung ikalawang convenience outlet, yung kasunod niya. Kasi ang nangyari, yung supply pa rin natin isa dire-diretso pa rin po yan hanggang sa dulo. Kasi yung nangyari lang naman, isa kumuha lang tayo rito ng supply o sinapit lang natin ba dito papunta rito sa ating convenience outlet. Kumpara kanina, isa straight po yung ating linya. So hindi po dapat natin pwedeng gawin yung, kasi kaya nasusunog yung ating convenience outlet. Sabi ko nga, yung ating tatlong convenience outlet dito, so halimbawa ito, ayan, tatlo. So kung sunod-sunod yung kanyang pagsaksak ng load, so gumamit tayo ng 5 ampere, sabos, tas dalo sa terminal isa, dalo 5 ampere ulit. So ang mangyayari, 15 ampere. So una pa lang dito sa dulo, isa masusunog na po ito. Kasi na meet na nyo yung requirements ng 10 ampere yung sa base sa kanyang rated amps. So dapat yung ating connection is dapat naka proper po. So para maiwasan na rin natin yung pagkakaroon ng sunog ng ating mga convenience outlet. Okay, so ganun lang guys yung idea. So dapat proper connection po tayo. Ayan, so madali lang naman natin maintindihan dito sa ating diagram. So ganyan lang, nagkuha lang tayo rito ng supply sa dalawang saksakan. Okay, so malinaw po tayo dyan. And then guys, yung ika-apat pala, so dagdag ko na lang din, kaya susunog pa rin yung convenience outlet tayo sa parin sa dahilan is yung nagiging loose contact yung mga connection natin dito, yung mga wire natin. So maluluwag yung kanyang pagka-chamfer dito, yung mga terminal. So tulad dito, halimbawa ito, maluwag siya. So possible kasi kapag tayo nagsaksak ng mabigat na load, so halimbawa ito, magsasaksak tayo rito. So ang sinaksak natin dito ay water heater. So kapag maluwag yung ating mga linya rito, yung wire, yung mga connection natin dito, jumper. So pag gumagamit na tayo ng heater at humihikot na lang kuryente yan, so possible na kapag maluwag isa, mag-iinit yung ating wire. So magme-melt yung ating mga saksakan. So isa yung sagday lang guys na nasusunog din. Isa minsan sa labas naman, mapapansin nyo rito, so umiitim na yung ating saksakan. Kasi kalimitan yung ating plug, halimbawa ito, charger. Ayun, kung maluwag yung ating pang-ipit o yung ating mismong plug dito, at kapag sinaksak natin at nakaganto siya, ayan, so hindi siya masyado nakasaksak at gumagamit tayo, possible kasi na mag-init din yung ating plug dito. So magkakaroon din tayo ng okos yung ating mga saksakan dito is possible na masunog yan or mag-melt din. So masusunog yan kasi hindi naka-proper yung ating pagkasaksak ng ating plug. So dapat kapag tayo magsasaksak ng mga load, so dapat yung ating mga plug is dapat pasok na pasok. Ayan, so dapat hindi siya nauga or huhugot. So dapat mahigpit siya to para iwas sunog na rin.
So, yun lang naman guys yung ating nagdag ko. So, dapat yung mga connection natin dito sa likod, so dapat hindi siya nahugot. So, pulido dapat. And then, yung mga terminal natin, so dapat mahigpit. So, yun lang. So ganoon lang po guys yung idea kung paano natin maiiwasan yung pagkakaroon ng sunog ng ating mga convenience outlet. And then guys, take note. So, paano naman kapag nasunog yung ating saksakan at hindi nag-trip yung ating breaker? So, dapat mag-trip yun. Ang breaker po kasi, mag-trip lang po yun kapag nagkaroon na tayo ng overload or overcurrent na po yung dumadaloy sa kanyang linya. And then, pa nagkaroon na rin tayo ng short circuit or nagkadikit yung dalawang linya. So, doon pa lang mag-trip yung ating circuit breaker. Ngayon, kung masusunog yung ating convenience outlet at hindi nag-trip yung ating breaker, so ibaba na lang po natin. Kasi hindi talaga mag-trip yung gawa lang, hindi pa nare-reach yung pinaka-maximum na capacity ng isang circuit breaker bago pa lang siya mag-trip. So dapat, kapag nagkaroon tayo ng sunog sa loob ng ating bahay at hindi nag-trip yung ating breaker, so dapat ibababa na lang po natin yung main circuit breaker kung hindi natin alam kung alin dun yung separate breaker para dun sa ating mga saksakan. Okay, so napaka-importante nga malaman din natin na yung paggamit din ng mga sukat na wire. So, marami kasing cause kung bakit nasusunog din yung ating mga convenience outlet. So, hindi lang sa nabanggit kong tatlong dahilan. So, meron pa rin tayong ibang reason kung bakit nasusunog yung ating mga saksakan. So, binigyan ko lang kay guys ng tatlong dahilan o yung pinaka-main reason natin kung bakit nasusunog yung ating mga convenience outlet. So, meron pa tayong ibang dahilan kung bakit susunog pa yan. So, yun lang guys. Sana nagkaroon na naman kayong idea para sa naging topic natin ngayon. Ngayon, ang gagawin po natin guys is mag-shoutout po tayo. So, shoutout kayo kay Sir Pat. So, taga-Naik po siya. Electrical and seat holder po siya, Sir. Shoutout po sa inyo. Kay Norman Hamusin. Sir, shoutout po sa inyo. Kay Aaron Santos ng Olongapo City. Sir, shoutout po sa inyo. Kay Justin Recto. Sir, shoutout po sa inyo. Kay Clark John Acalagua. Sir, shoutout po sa inyo. Kay Amunchito Marquez ng Anasugpo, Patangas. Sir, shoutout po sa inyo. Kay Raul Jackla. Sir, shoutout po sa inyo. Kay MAP. Sir, shoutout po sa inyo. And last, kay Kevin Padilla. Sir, shoutout po sa inyo. So, yun guys, maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. So, mga ating kaklasa, nagsusubscribe, sana kayo susuportahan yung channel ko. And click the notification bell para lang kayo titin sa aking bagong video. Hanggang dito na lang muna and see you in my next vlog. Thank you.